Gandang araw mga ka-ibon! Welcome back to my YouTube channel! So, ang bagong plan sa YouTube channel ko, huwag mo kayo mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-ring yung notification bell para laging updated sa mga upload ko pang video. So, sa mga bagong subscriber natin dyan ay welcome kayo sa ating YouTube channel. So, ang ating YouTube channel ay patungkol sa pag-aalaga at pag-greet sa mga African lover. So, ayun nga mga ka-ibon, ang ating topic ngayong araw is yung harvestin na natin yung mga unang painakay natin ngayong taon, no? So ngayon, malalaki na sila at may mga itlog na rin yung mga magulang nila, kaya ihiwalay na natin. Pero hindi naman sila lahat kasi yung mga ibang maliliit pa iiwan muna natin, no? So kung gusto niyo makita ang mga yan ay tapusin niyo ang video to hanggang dulo. Bago natin ihiwala yung mga inakay ay papakainin ko muna yung mga breeder natin, no? So papakainan muna natin sila. So huling kain nila kasama yung mga parents nila bago natin sila ihiwalay. So tara mga kaibon at pakainin muna natin. Ayun nga mga kaibon, napakain na natin sila. So bago natin hanguin or i-separate yung mga painakay ay i-update ko muna kayo dun sa ibon natin na nagkaroon ng baniling, no? So tara mga kaibon at kukunin ko muna siya. So ayan na nga mga kaibon yung ibon natin or yung inakay natin may baliling nakaraan, no? So magaling na siya, malaki na siya at nakakalipad na rin, no? Ang problema na lang napilay siya mga kaibon, no? Ayan, no? Kung mapapansin nyo, pila yung isa niyang paa. Pero all in all, okay na siya. Yung baliling niya na wala. Basta yun nga mga kaibon, kung meron kayong alaga na may baliling, gawin nyo lang yung sinabi ko doon sa vlog. So eto yun, ilalagay ko sa baba. Ayan. So gawin nyo lang, painumin nyo ng mga may mataas na vitamin B12, no? So yun kasi yung vitamins na para sa mga kulang sa ano, sa vitamins na gano'n, sa neuro. So ayan, nakabawi na siya. So nakakalipad na siya ngayon, normal na ulit. Ang problema na lang yung pilay niya. So hintay na lang natin gumaling. At yun, sigurado ano na to, normal na yung ibon natin. So ayun nga mga ibon, no? Nakita nyo na yung update doon sa ating ibon na may baliling, no? So magaling na talaga siya. Ang problema lang ay napilay, no? So ngayon, proceed na tayo dun sa hihiwalay natin ng mga inakay mga kaibon. So tara, hiwalay na natin sila. So ayun nga mga kaibon, no, eto na yung mga painakay natin. So hindi pa ito lahat, may naimong pa tayong tatlong inakay dito, no? So di pa natin yung sinama dahil hindi pa sila masyadong marunong tumuka. At yung iba, yung isa ay hindi pa masyadong bumababa sa nest box, no? So eto yung mga lagi nang nasa labas at nakikita ko nang kumakain. Tsaka inaaway na rin sila nung mga magulang nila. So iniiwasan natin na awayin at baka patayin pa, no? So eto yung mga painakay natin. So punta tayo doon tapos ipapakita sa inyo nang mas malapitan. So ayan mga kaibon yung mga na-harvest natin ngayon, no? So onti lang, hindi kagaya nung nakaraan. So ang painakay natin dito, meron tayong tatlong U-wing opaline. So dalawang violet U-wing opaline at isang turquoise U-wing opaline, no? Tapos meron tayo ditong violet perso, tapos isang green perso na medyo hybrid, tsaka isang green edge perso, no? So ayan lang yung mga nakasurvive. So medyo minalas tayo ngayong unang clutch ng taon. So sana sa second clutch ay swertehin na
Pero okay pa rin yan, yung mga napalabas natin, magaganda pa rin. So may hinihintay pa tayong tatlo doon. Bale, ngayong unang class shampoo lang yung ating nabuhay na inakay, no? Dapat ano yan, meron pang dalawa, kaso yung dalawa ay namatay dahil nakagat ng pusa, no? So papakita ko sa inyo yung video mamaya, tsaka yung picture, no? So sayang din yung dalawang yun dahil yung isa doon ay kapatid na itong violet na perso. So blue perso yung isa, tapos yung isa ay blue fisher split opipe cock. Sayang nga eh, namatay. Pero ganun talaga, kasama yun. So babawi na lang siguro sa next clutch. So ayun nga mga kaibo, no, ililipat na natin to dito sa double cage dahil wala na tayong flight cage. So ililipat na natin sila para mas lumakas na yung backpack nila. Pag mas malakas na, ililipat na sila dun sa may itaan. So para mga kaibo natin, pakawalan na natin. So ayan na nga sila mga kaibo, no? Sa double cage ko na lang muna sila nilagay. Ayan. So para lumakas yung mga pakpak nila at hindi na sila makagulo dun sa breeding ng mga magulang nila. Kasi yung mga magulang nila ay meron na ring mga itlog, no? So iniiwasan natin magbasagan. So actually meron na nga nabasag dahil nga makukulit na to. So ayun, minus na naman yun. Pero okay lang yan. Magaganda naman yung painakay natin ngayon. Ayan silang lahat, no? So gagawin ko ma'am, tatakpan ko yung mga gilid niyan, mga cage, para hindi nila makita yung gilid, yung mga magulang nila, no? So tatakpan ko muna yan mga kaibon. So ayun nga mga kaibon, no, nailipat na natin yung mga painakay natin para mas lumakas na yung kanilang pakpak at marunong matuto silang kumain mag-isa, no? So hiniwalay na natin sila dahil nga meron ng mga itlog din yung kanilang mga magulang para mapag-focus na yung mga magulang nila sa itlog at hindi na sila magulo ng mga inakay nila, no? So ayun nga pala mga kaibo, no, update natin dun sa last vlog, yung kalapating na huli natin, nakabalik siya dun sa kanyang amo. So eto yung conversation, ayan. Hindi na siya nag-comment, message na lang. So ayun nga pala mga kaibo, no, yung may-ari pala nung kalapati na yon ay malapit lang dito sa amin. So binili niya dun sa kaibigan niya na malayo ata yung taga Cubao. So yung ibon umuwi dun sa may Cubao nung pinakawalan natin. So ninessage niya yung kaibigan niya, pinagbukanan niya nung kalapati at nakauwi nga yung ibon. So eto nga yung conversation, no? So ayun nga mga ibon, magandang balita na nakauwi ibon. So kayo rin sana mga kaibon, pag may nahuli kayo ay pakawalan nyo lang para makabalik din sa mga sa tunay na may-ari. O yun nga mga kaibo, no, next vlog natin baka lagyan na natin ng mga leg band tong mga inakay natin. So mga yung mga first ay mga opaline lang yung lalagyan natin ng leg band, no. So yung mga yan sa mga nanonood na gusto yung bumili ng mga ibon, ito lang yung mga 4 out natin. So gagawa tayo ng separate video para doon, no. Yun nga lang mga kaibon, para sa araw na to, sana ay natuwa at nag-enjoy kayo sa ating video ngayong araw. So kung may mga katanungan kayo about sa ibon, ay huwag nyo kalimutan na like it, i-follow ang ating Facebook page na ito. Ayan. So message lang kayo dyan kung meron kayong tanong na about sa ibon. So re-replyan natin yan. So kung gusto nyo rin bumili ng mga nakita nyo kainakay natin, ayan, message lang kayo dyan sa Facebook page natin mga kaibon. So huwag nyo kalimutan i-like at i-follow yan, no? So sa naghihintay ng free raffle natin ay wait lang kayo dahil wala pa tayong pang free raffle ngayon dahil nga konti lang yung mga naging painakay natin, no? So baka sa next clutch mas marami, so doon tayo babawi sa free raffle, no? So ayun lang mga kaibo, na huwag niyong kalimutan i-like, i-share at mag-comment sa ating YouTube channel. So i-subscribe nyo na rin mga kaibo. Yun lang mga kaibo sa araw na to. God bless, stay safe, hanggang sa muli.